Walang madaan. Hindi na tayo magrarally kasi maka mahirap si Duterte. Di, nung sumulat agad ang pistol doon sa Malacanang, hindi tayo pinapansin ni Duterte. Tatlong sulat yan, hindi pa rin pinapakinggan ni Duterte, ipinabalik sa pistol. Bagkos, pinirmahan niya nung June 19, 2017, itong Omnibus Pricing Guidelines. Matindi naman ang laban. Sabi ni Duterte noon, sinasabi doon sa mga delegasyon na goodbye, Jimmy. Pero hindi tayo pumayag. Kasi malinaw na huwag tayo lumalik sa trabaho eh. Kaya tuloy-tuloy na naman ang ating laban. Sabi ni Duterte noon, yung mga nagprotesta, tuguyurin ko yung kanilang mga jeep at ang aking kapulisan ay binigyan niya ng rubber bullet, hindi na tubig. Pero dahil kahit naman tayo nakipag-away, kabuhayan yung ating dalagan, ha? Hindi tayo natakot. Kasi malinaw sa atin, kung natakot tayo sa kanya ng pananakot, mas lalong matakot tayo na kumukulo yung dyan sa lula ng trabaho. Di ngayon naman, sinasabi si Bibing, dahil makapilitino daw, di, pag ako binutunyo, hindi ko aalisin ang ating traditional regime. Basta maganda lang ang kanyang kalagayan. Ano yan? Yung mga kasama natin ng reportak ko, talagang sabi, may pag-asa tayo, sisibihin na yung presidente. Pero dahil ang modernization program ay nandiyan ang problema, ito na ang problema natin. Namit ko yung mga ako. Kahit man lang ko na, dalawa yung pangako na inaasa ng mga bayan. Welgan ng mga jeep dito, guys. Kahapon pa to sila nag-welgan hanggang ngayon. Kasi ipipiece out na yung kanilang mga jeep na mga luma na mga naman talaga. Kung papasok sila mga consolidation, pwede sila. Pero pag ano lang, individual, talaga hindi sila papayaga. As in, ipiece out na sila, no? Kaya, ano, nagwiliga sila. Kahapon pa to kasi ayaw silang bigyan ng individual. Hindi kasi, baka wala pa.
Ayan, ang dami. Daming ano dito ngayon. Iwilga na. Dito na yan nga natutulog kahapon pa yan sila dito. Sa may LTO. Dito po sila ngayon sa may LTO, sagsagan sa may ITSA. Nagwiwilga sila dahil sa ipipiss out yung kanilang mga chip dito. Bahagi na ang buhay natin lahat ng mga jeepney. Sa jeep tayo sumasakay papasok sa paaralan at sa trabaho, papunta sa palengke o sa mga pangamutan at pauwi sa mga bahay natin. Sa pagseserbisyo namin sa inyo, nabuhay namin ang aming mga pamilya at napag-aral namin ang aming mga anak sa kabila ng pagkakot na katawan, matinding traffic at sumisilit na presyo ng langis at iba pang mangyayin. Pero sa December 31, Ang franchise consolidation ay pwersahang pang-aagaw ng aming mga individual na pangisa para itigil sa kontrol ng mga malalaking negosyante kooperatiba at korporasyon. Pakilaban ng aming mga jeep, magiging sasakyan na lamang sila ang hindi pwedeng mamasada at maging kabuhayan. Ang individual franchise na meron kaming mamaliliit na operator at chopper ang nagbibigay daan para makapagservisyo kami sa inyo at makitaguyod namin ang sarili naming kabuhayan at mga pamilya. Ano ang mangyayari kapag natuloy ang peace out? Mawawalan kami ng kabuhayan. Kasunugong namin ang bagong taon ng walang trabaho. At kahirapan ang maaaring dumungan sa aming mga pamilya. Para sa mga manggagawang pamilya, hindi malayo magkaroon ng transport crisis dahil mababawasan ang mga pinapasada sa 2021. Lalo na kung maaaring dumungan sa mga ang laban natin, hindi na lamang sa NDFRP, hindi na lang sa DOTR, ang laban natin sa Malacanang mismo. Sir, nagkakaisa po tayo na ang kampuhan natin dito, ang lahat ng mga umayata na dito, tatanggihan natin ang Mendola. Opo! So kung ganun, nabahagi naman na ni Gapo kung anong itsura natin ngayon eh, di ba? Ang laban natin, sige, magkakaroon tayo ng Mendola ngayon. Anong gagawin natin pagtapos ng Mendola? Uuwi na lang ba tayo? O tutuloy natin ang laban? Itutuloy pa natin ang laban? Ang iniintay pa natin ay kung dadami tayo o kung mapagpak sa tayong lalaban. Hanggang sa Malacanang, tuloy-tuloy ang laban. Yan ang mensahe. Yan ba ang pinagkakaisa ng mga tsuper natin ngayon? Okay.
Tama.